itong kasi mga ganito, ngayon magsisisi kayo, pero hindi nyo isave yung ginagawa nyo dito sa mga minors. Di ba? Yung mga kawalangyaan nyo na dapat pigilan na. Hindi na napigilang maluhan ang itinuturong sangkot sa panggagahasa at pangmamolestya sa dalawang menor de edad sa Sampaloc, Maynila ng sermon ni NCRPO Chief Guillermo Eleazar. Sa investigasyon ng mga pulis, inaya ng suspect na si Franz Angelo Dison sa pamagitan ng Facebook chat ang 14 anyos na dalagitang biktima na makipag-inuman noong May 31 na madaling araw. Sinundo ni Dizon ang 14 anyos at kasama nitong 15 anyos na dalagita, tsaka dinala sa kanilang garahe sa R. Papa Street. Nagkaroon ng konting inuman pero konting tagay pa lang nahilo na sila. So ibig sabihin may nilagay na pampatulog doon sa kanilang ininom. Nung magising around 7 a.m., itong dalawang minors na ito, para na sila na minulas siya. Actually, meron kasing regla yung isa kung kaya't hindi siya ginalaw. While the other minor, talagang she was gang raped by the 5 suspect. Nang magising ang mga biktima, wala na ang mga suspect. Dito na sila nagsumbong sa mga pulis. Na-entrap ang 3 sa 5 suspect na sina Franz Angelo Dizon, Jomari Cortez at isang menor de edad na lalaki nang magkunwaring makikipagkita uli sa kanilang biktima. Through texting, then sinamahan po namin yung biktima mismo. Sinakay po namin siya sa private car at isa siya tinuro. Ayon sa mga pulis, nahulihan pa ng isang sachet na hininalang siya buo at patalim ang mga suspect ng maaresto. Sangkot ka ba o hindi? Hindi na ako ginawa dun. Desidido naman ang mga magulang ng mga biktima na mapanagot ang mga suspect na naharap sa reklamong rape at acts of lasciviousness in relation to RA 7610. Nangihina po siya at putla. Ngayon, nagkasabi po siya ng totoo na ganun po. Siyempre, bilang nanay, masakit din sa akin na nangyari po sa kanya. Pinaghahanap pa ang 2 suspect na kinilalang sina Adrian Bravo at Franz Adolf Dizon. Von Aquino, GMA News.